So guys, thank you so much po sa lahat ng makakakita at magta-try magtapos ng content ko na to. Life coach, life motivation, life lesson po ito. POV na rin po. So, bali part 15 po ito. Part 15A po ito. Bali, gagawin ko po itong 15A kasi baka po mabitin eh. 15A final part. Bali, ito nga pong context ng content ko na to, ng bagong content ko na to, na life motivation eh. It's all about the beatitudes of our Lord Jesus, of our Creator. So, ito po 15, bali, i-relate ko po sa inyo yung nangyari din pong pagbabago, pag-cleanse, pag-purge kay Judas Iscariote. So, nung time nga po na yon, habang nagbe-beatitudes po ng ating Panginoon, eh, dumadagong-dong na po eh. Umuusbong na po, palawak na po ng palawak ang mga taong nakakarinig ng mga healing, nakakakita, nagkakalat ng healing ng ating Lord Jesus. Lalo na po yung pagkausap ng ating Panginoon dun sa babaeng nasa balo ni Jacob. Tapos yung pong paghipo ng babaeng si Veronica, paghipo sa laylayan ng damit na parang tali lang ng sinturon ng ating tali po na parang sinturon, yun yung pinakasinturon ng ating Lord Jesus na nakatali sa gilid ng kanyang damit, sa laylayan, sa pinakalaylayan ng damit niya, na kumalat po yung balitang yon. Kasi yung pong mga taong yun, sumubaybay na po ng sumubaybay sa mga pinupuntahang lugar hanggang sa maraming-marami, libo-libo po ang nakarinig nung pangangaral, nung preaching na yon, nung unang siglo na yon na nag-body and flesh nga po ang ating Lord Jesus. So, isa po doon sa libo-libong yon, parang naririnig na po talaga niya ni Judas Iscariote ang salita at ang pagpipreach, ang paghihiling, ang pagmimilagro ng ating Lord Jesus. So, si Judas Iscariote po, to make the long story short po, doon po sa documentaring yon, pati po nandun din po yan sa Holy Scripture natin, hindi na lang po klarong-klarong elaborate, pero sinummarize po na yung beatitudes po na yun talaga ay nagsilbing cleanse, purging ng bawat isang nakarinig ng salita ng ating Panginoon. Kasi napakamahiwaga po nung sinabi ng ating Lord Jesus dun eh. Kagaya po, ito po, isa sa pinakamahiwagang sinabi ng beatitudes na yun, ng salitang yun ng ating Lord Jesus na kapag sinampal ka daw, ibigay mo pa yung kabilang pisngi mo. Kapag kinuha yung damit mo, ibigay mo pa yung balabal mo. At yung kaaway mo, huwag mong susumpain, huwag ka magsasalita ng masama, kundi ipanalangin mo pa ng maganda, ng maluwalhati. Tapos kapag binato ka daw ng bato, huwag mong papatulan ng bato din, gawan mo pa ng mabuti. So parang ang lalim po, sobrang lalim po ng preach na yun. Tapos yung iniisip mo pa lang na pagtitig sa isang babae, ng isang lalaki, ginagawan mo na siya ng masama, parang hinahalay mo na siya, parang nire-rape mo na yung babae. So, ganun po katindi yung mga preaching na binitawan ng ating Lord Jesus nung time na yun, na talagang nag-cleanse po ng napakaraming tao, na pinatunayan po ng ating Panginoon na tumawid po hanggang dito sa last generation natin, na hanggang sa, kasi ang bilin po kasi ng ating Lord Jesus, correct me if I'm wrong guys, ang context po talaga ng bilin ng ating Lord Jesus, umpisang-umpisa pa lang po ng New Testament, igawa niyo ako ng daang dadaanan ko sa aking pagbalik. Kasi parang ang pagpapaliwanag po ng ating Panginoon, kapag pinipreach niya, kapag pinangangaralan niyo pa, kasi iba po yung mga session na talagang ang apostol lang ang kaharap niya, bukod yung may mga tao pang ibang nakikinig sa kanya. Ang intindi ko po sa context at sa pagpapaliwanag din po ng love letter ng ating Creator, pati po dun sa mga matutuwid na pari at matutuwid na mga ngaral, na pinagkakatiwalaan ko rin po na nagtatawid talaga ng facts, ng truth, ng talagang totoo, na nag-research din po sila paatras, yung mga Codex Sinaiticus, yung mga sulat to po ni Isaias, yung mga Dead Sea Scroll, yan po yung mga nagpapatunay na talagang iningatan ng Panginoon ang kanyang salita para po makatawid sa huling generation ng humanity. So yan po ay Pax, ang sabi po ng Panginoon. Kaya po ang mga apostol ay talagang kinasihan ng napakalakas na Holy Spirit ng ating Creator. Kasi may plano po talaga ng ating Panginoon eh. Lilinisin po talaga niya ang
ang earth eh. Tapos gagawa po talaga siya ng ano yung new heaven eh. Kasi nga po, ito pong mangyayari sa, ito po, maiklaro ko lang po ulit guys. Although nasabi na ko na rin po ito sa ibang mga content ko na previous. Tapos lumalabas din po ito sa mga nagtatawid ng mga dokumentary ngayong pinapaliwanag nila ang paparating na Great Tribulation. Na ang sabi po talaga ng Panginoon eh, ang tao po talaga ay naligaw, kailangan bumalik ulit. Tapos, ang sabi po ng Panginoon, binabago niya ang lahat-lahat. So, ibig sabihin po, yung talaga pong nung yung lumang testament, binabago na po niya talaga. Ang sabi nga po ng mga pari at mga matutuwid na mga ngaral, kung bubuklatin mo ang love letter ng ating Creator, ang Holy Scripture, mag-umpisa ka na kagad sa New Testament. Huwag mo nang tingnan ang Old Testament. Eh kaso nga po, para po sa akin, siyempre, binaybay ko rin po ang Old Testament. Napasadaan ko din po yan. Hanggang ngayon po, every now and then po, binabalik-balikan ko po yung mga nabasa ko na. Tapos hanggang ngayon po, pati po yung New Testament, inuulit-ulit ko po yan. Hanggat makakapanood po ako ng dokumentary na may mga sinasabi sila mga chapter at verses, nire-review ko po, inuulit-ulit ko po. Ito nga pong lately lang, last week po, may napanood po ako na ang sinabi niya pong chapter, nag-umpisa po siya dun sa chapter na nakalimutan ko po eh, Psalms 149 yata o Psalms 49 eh. Correct me if I'm wrong guys. Paki-check na lang po ninyo, paki-double check nyo po. Kasi ang binanggit po ng dokumentary, ini-explain niya po dun yung nasa Psalms na mga mangyayari talaga, na mga sinalita talaga ng ating Creator. Nag-umpisa po siya sa kalagitnaan, pero ang talagang essence po ng dokumentary niya ay aakyat ka. Umpisahan mo sa chapter 1. So, bali, kaya po minsan, ang inilalagay ko po sa mga content ko, eh, binubuo ko na po, kung halimbawa, Matthew 24, tapos may chapter na ganito, halimbawa, Matthew 24, verse 5 to 7, ang inilalagay ko po, relevant match all parts of Matthew 24. Kasi mas maganda pong ganun ang pag-umpisa ng pagbabasa natin, guys. Umpisahan po natin sa chapter 1 hanggang sa pinaka-huling chapter nung ano na yon, nung verses na yon. Halimbawa po, Lucas 1, ituloy-tuloy mo hanggang pababa. Kasi para po mas maintindihan natin yung context na sinasabi ng ating Panginoon, ng kanyang bigatin. Kasi ang pagkaintindi ko po dun sa napanood kong dokumentary, guys, kaya po ito itinatawid ko ulit ngayon. Kasi ang pagkaintindi po nung iba, ang Panginoon daw po, parang ang pagpapaliwanag po ng ibang mga dokumentaryng napapanood ko, ang Panginoon daw po ay tao lamang. Paano magiging tao yung isang nagsasalita na to, na kung yung sinabi niya sa Old Testament, nangyayari dito sa New Testament, at nangyari din doon sa sinabi niya sa New Testament. So, napakamahiwaga po, guys. Sobrang mahiwaga po. Ibig sabihin po, ang Word of God, ang Holy Scripture talaga, nangyayari na yung sinalita ng Panginoon noong unang-unang siglo pa, tapos nangyayari po ulit, nang paulit-ulit. Kasi yan po, kaya po nauulit-ulit. Kasi para pong inaano ng Panginoon na totoong-totoo ako. I am what I am. Ibig sabihin, yung sinabi po ng Panginoon, itinawid niya po ng itinawid ng paulit-ulit para ang tao ay tumibay ng tumibay ang kapit at faith niya sa ating Panginoon hanggang kahuli-huli ang generation ng humanity. Yan po ang pagkaintindi ko sa napanood kong dokumentary. Kasi nga po sabi ng Panginoon dun sa mga apostol niya, ipaghanda niyo ako ng daan. Kasi nakita po ng Panginoon na yung mga mangyayari sa huling panahon ng humanity ay marami pong maliligaw. Kasi ang pagkaintindi po ng iba, captive, ibig sabihin po yung mga nakakulong daw po, palalayain ng ating Panginoon. Ang pagkaintindi ko po, ang pagliwanag po nung isang dokumentary, pati po ng matuwid na mga ngaral, yung sinasabi po ng Panginoon na nakakulong po ang puso natin, iniligaw po ng masama, ng wicked. Yun po yung pagkaintindi ko, which is yun po yung facts, yun po yung context. Ang talagang nakakulong po yung puso natin kasi iniligaw po ng iniligaw ng masama. Sundan niyo pa po yung part B, guys. So, ang nangyari po kay Judas Iscariote, nag-cleanse po talaga siya kasi pinakinggan niya po ng buong-buo mula umpisa hanggang dulong part yung beatitudes ng aking Creator. Thank you guys for watching. Sundan niyo pa po yung part B. Final na po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagtapos ng content ko na to. Thank you so much po, and to God be the glory po. God bless us all po. Amen.